Ang ganda ng kulay, ang ganda ng fairings. Yan yung sinasabi ko noon nung nag-ride ako sa Negros. Iyo no? Pareho kami ng helmet oh. Kaya. Oh, sige, kaya. Pa, nandito kami sa side ng expressway. Pa towards Tarlac and pa towards sa Subic na to eh. Hi, Jeep. Hi. Larry. Hello. Oh, taas kamay. Eto na, gagamitin na natin ang Suzuki for the first time. At hindi lang yan, bagoy sapatos ko, bigay ni Boss A. Alpine Star. Kaya itong pantalon yung sinuot ko kasi pang low-cut shoes ito. Maganda rin tong sapatos na to ha, kahit disintas siya. Meron naman siyang velcro, so maitatago mo dyan yung sintas. Kasi pwedeng sumabit yan, lalo pag dikambyo yung motor. Sakto, blue. Alright, yun know, katotok sa kanya yung araw. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng fairings. Ang laki niyang tignan. Pero same lang sila nung naked version. Same engine, same diameter, same size ng gulong. Yung fairings lang talaga yung nagpalaki sa kanya. Tapos yung harap niya, sobrang lapad no. Tignan niyo yung tunog niya. Kahit stock pipe lang to, ang lakas ng tunog niya. Diba? Napreheat ko na to sa bahay, so pwede ko nang i-rip. Ganda no, tsaka yung throttle response mas matindi sa Z1000. Alam ko quick shift car to eh. Oo, di ba? Yun nga lang, kapag ka mabilis na, wala na tayong marinig. Iyon no, haba ng trapiko. Naging one way na kasi yung lugar namin eh. Gawa ng ginagawa yung daan, di ba? So ganyan yung itsura pagka gantong oras. Alam mo kung di ka sanay sa throttle response nito, magugulat ka sa unang gamit. Ang lakas ng pitik niya no. Kailangan hindi masyado malakas yung pagpiga mo dito. Kahit na laki niyang tignan no, kaya niya mag-wheel. Uy oh. Yan yung sinasabi ko noon nung nag-ride ako sa Negros. Ayan, na nakakita ulit ako dito sa Pampanga ng ganyan. So ganyan yung track namin dito. Ganyan yung nakasanayan naming panghakot ng tubo. Pero doon sa Negros, no? Para kang nasa Thailand eh, ang laki. Tsaka ang dami nilang hinakot na tubo doon. Ayan sila, oh, sunod-sunod oh. Eh, masaya lang ako nakakita ulit ako ng track na ganyan. Ayan, nakikita ko sa reflection dito sa harap ng sasakyan. Kapag tumatakbo yung motor, isa lang yung ilaw niya, no? Pagka nag-high ka, dun lang sila magdadalawa. Mukha tuloy bulag yung motor. Dahil stuck yung tambucho, nabibitin ako sa 6 gear. Akala ko 5 gear pa lang. Sa torque, wala akong masabi. Gustong gusto ko siya. Kung hindi ako nag-setup ng radar, nakabili na ako ng GSX S1000 eh. Napaka-gigil ng engine niya kapag sinasagal mo na siya sa mga gears bago ka mag-ship. Masyadong sakal yung engine gawa ng stock nga. O baka nasanay lang ako sa mga, syempre, open pipe ganun. Pagdating sa body position, hindi naman siya super straight body. Pero kahit pa paano mas mataas siya compare sa mga naked bikes ko. Kung ikukumpara natin siya sa body position ng ZH2, halos same sila. Pag sumakay ka, no? Mararamdaman mo naman eh. Ang napansin ko pa sa kanya, tumatakbo tayo ng 180. Kapag piniga mo pa, aba, meron pa siyang ibibigay. Yun, nararamdaman mo yung para kanyang hinihila pa. So, goods na goods talaga yung throttle response niya, no? Kahit hanggang duluhan, merong power. Gusto ko dito yung konting bomba. Konting-konti lang, although hindi na siya decable eh. Kasi sa ZH2 ko, delay yung throttle nun eh. Oh? Sarap palitan ng tambucho. Tsaka dahil bright yung kulay niya, agaw pansin siya sa daan. Tapos dahil ang laki ng kaha, pansin na pansin siya. Kahit di siya maingay. Tamo, hindi tayo naramdaman. Oh. Ayan, kapag kawala na sa traffic, pwede mo nang ibukas yung mga side mirror kasi para siyang sports bike ko. Oh, ang lawak, ang lambot ng cambio. Tsaka yung pagcambio dito, hindi siya yung pag sinikwat mo matigas, para siyang nag-i-spring.
madali ako nito. Kaya tinitignan ko eh. Itong windshield ng motor na to, effective naman, walang tumatamang hangin sa dibdib ko. Pero sa ulo, gawa ng maiksi lang yung windshield niya eh. So bumabangga pa rin sa ulo ko. Sarap mag-cambio dito, hindi ka mangangawit. Hindi ka magsasawa. Pwedeng pang endurance. Kung dati kang nagra-ride gamit ang naked bike, halimbawa Z1000, tapos gusto mong mag-shift to sports bike, kaso gusto mo komportable pa rin, ako, eto na yun. Kaya maganda meron silang nilabas na ganito para sa mga gustong gumit na sa dalawang model ng bike. Kasi kapag binaba mo yung manubela nito, parang sports bike na rin eh. Ayun lang, hindi ko alam kung may load yung RFID nito. Ay, ang dami niyan load, 2.5. Tatawagan ko si Roed. Bro, punta na kayo. Sige, punta na kami. Okay, bab. Mexico? Hindi na kami exit, doon na kami sa gilid. Oh, nasa side lang ako. Sige, bro. Okay, bye-bye. Ingat. Tinawagan ko na para mabilis. Dito sa motor, kasing height lang niya ang Z1000. Kapag gusto mong ilapat sa dalawang paa mo, medyo hindi siya ganun kalapat. Ganyan lang yung taas niya. Pero pagka isa lang, ayun o, pantay. Aba, may rubber pala to. Kaya pala wala akong maramdaman na vibration. Tapos yung cambio niya, nabawa, nasagad mo na sa first gear, nagkamali ka, gusto mo pang kumambi pero sagad na pala. Nag-i-spring pa rin siya o. Kaya ang sarap niya sa paa, hindi siya matigas. Tapos yung manubela, mas malapad siya, no? Kaya comfort pa rin siya. Tapos yung mga buttons niyo, ang premium sa pakiramdam. Ang mamatay pala yung hazard kapag in-off po yung susi. So in terms of technology, kompleto siya. Mayroon siyang traction control, power modes, and of course, quick shifter. Tapos may mga details din. Yung mga normal lang, trip and odometer temperature and yung air temperature. Then mayroon pa siyang saksakan dito. Yung iba, cigarette lighter, lalagyan mo pa ng pang charge. Pero ito, agad-agad USB siya, no? Ayun na sila. Tatlo pala sila, eh. Ay, apat sila. Iyo, no? Pareho kami ng helmet, oh. Suot ko ngayon yung bagong Geely helmet, eh. Bakit kaya? Kailan na ito, makabalik siya hapon. Okay lang. Yes, ito. 1,000. Kaya? Oo. Hapon, balik na. Okay. Sige, kaya. Kung hindi kaya, dun tayo sa Tarlac. Anong oras ka dapat babalik? Okay lang. Okay lang? Dali ha. Kung agad siyang uwi, kailangan malapit lang pala tayo. Dali na lang natin siya sa Mount Samat. Mag-enjoy naman siya dun. Pwede. Oh. Hindi pa siya nakapunta dun, di ba? Oo, pwede. Inform ko lang si Alfred, no? Ay, si Alfred ba pupunta? Oo. Mount Samat, malapit sa atin. Anong gusto mo? Sige, Alfred na lang. Nakapunta ka na doon? Oo, bahay nila. Oo, anong ano? Mount Samat, pwede rin. Papuntay ko na lang siya sa Mount Samat. Oo, sige. Kasi kung sa Maliko tayo, malayo yun eh. Malayo nga, tsaka ganun-ganun, no? Bro! Sabi ni boss kasi, kailangan hapon makakabalik siya. So, paano kung mag ano tayo? Bataan. Bataan? Mount Samat, alam mo 'yon? O naman alam ko. Ano, pwede ka ba? Ito sila oh, may flight chata mamayang gabi si boss eh. Sino boss? Si boss A, kasama ko ngayon. Kasi ay? Oo. Kasi ba, di mo sinabi kasama ko eh. Bakit? Bakit? Eh, syempre, mapagod ko rin pinakikita rin eh. Okay ah. Pa, nandito kami sa side ng expressway. Pa towards Tarlac and pa towards sa Subic na to eh. Nag-decision kami, magbataan na muna para makabalik si boss. Oh, sige, isend mo na sa akin pin location. Sige, basta magbiyahe ka na ngayon, no bro? Okay, alis na ako kayo. Sige bro, ingat ka ha. Okay, thank you. Okay, bataan tayo. Bataan tayo. Diretso, bataan. Sa Mount Samat kita dalhin. Ganun-ganun dun ha. Tapos pagdating ng bataan, hintayin natin si Alfred. Punta siya? Yun ang hirap pagka walang intercom kasi. Bilis mo! Bakit? 220 na takbo ko. Uy! Pero ang ganda niyan ha? Nabibilang ko ganda ha? Kahit na. Oo. Pagkano yung ganyan? 498. Okay. 4 cylinder no? At discount, 468. Wow! Binibenta ko, 388. 388? Sure ba yan? Joke lang. Ay! Baka may bumili no?
So, hintayin natin si Alfred dun sa may restaurant. Sakto, lunch break. Oo. Magla-lunch muna tayo dito. Kain muna tayo dito sa dinner. Yung kusan tayo dati yung walang kuryente. Oh, kain muna tayo. Oh. May nagtatanong sa akin kanina, nakasabay ko sa traffic. Boss, yan ba yung bagong Gile? Sabi niya ganoon. Alam niya 'yun, no? Eh hindi ko kilala sa traffic. Uy. Gugulong pa. Sabi, palitan muna ako. GTS B1 pala gusto mo, ha? Ayan na, KD Rock nga pala yun. So sakto, yung oras is 12:15. Eh, kesa naman abutan tayo ng lunch break sa Mount Summit, diba? Hi, Jeep! Hi, Darwin! Hello! Kain lang kami sa loob. Opo, bali may mga box saka bag. Check lang po. Okay po, sige po. Jeep! Thank you, Jeep! Dami tao dun, nandito yata yung owner eh. Ayun o, naka-shade siya o. Pre, sakto nandito yung may-ari. Oo, oh, ayun o. Yung naka-shades, kilala mo yan, pamilya sa'yo yan. Kilala mo si Manubela. Manubela? Oo. Yung sa vlog? Yung host nyo, yung host, siya yun. Siya yung may-ari nito. Yung may-ari nito? Oo. Oh. Kaya nandiyan yung mga employee oh, labas lahat eh. Ah, mukha pa alis na yung may-ari yata o. Oh. Yun yung sasakyan niya, Jimny. Sayang, di natin nalapitan, ano. Kahit masilayan man lang dito sa video natin eh. Sir, di ba yun yung may-ari? Oh, ano kasi pangalan niya, sir? Daniel po. Daniel Razon. Ah, Sir Daniel Razon. May ano yan, off-roading dyan. Ah, parang kay Alfred din? Oo, oh, eh, kaso to, pang tourist talaga. Yun, oh, mag-aarkila ka ng off-road na motor, ayun. Ah, pwede rin. Ah, okay. Yung pre, ganda dyan. Mas mukhang masarap yun, oh. Alin, ma'am, oh. Yung sa picture na yun. Sa picture lang ako tumitingin, ma'am, eh. Saan po, sir? Saan? Yung Daniels. Pre, kilala mo si Motodeck, di ba? Oo, kamo. Tignan mo, ba't mayroon siya dito? 1G. O ano? 1G. Ang lulupit ng pagkain dito. Ayan po, ayan, quesadilla akin to. Ayan. Ayan, ito yung free namin na top silog, oh. I-reveal natin kung magkano yung kinain namin, no? Ayan, oh. 32,000? Hindi, 3,230. Andito na si bro Alfred. Naligaw ka no? Ano, montage? Oo, montage. Montage, huwag kang kikilos. Huwag kang kikilos ng masama. Che-check lang nila yung bag mo. Oh, okay. Bago pumasok. Oh. For safety lang ng lahat na. Baka may dala kang ano eh, sumpak eh. Wala. Chip, ano na lang. Body frisking. Oh, taas kamay. Yung bag lang. Puro sticker po ni Ribbon dito, sir. Ay, may sticker. Ay, uy, naka-computer cut. Buo na yung chip cutter ko. Chip, ang dami nating sticker chip. Kahit buong angkan, pwedeng bigyan. Ay, thank you. 1,000 pieces. Parang alam mong naubos, nanonood ka talaga. Nanonood ako ng vlog mo. Siyempre, lalabas ulit natin yung logo mo. Ipakita mo. Dito. Yeah. Sige, pasok ka na. Wala, walang sumpak, wala. Ah, wala sa wala. Sumpa lang. Ano lang, camera. All the way from Pangasinan, Alfred Watermax, papasok na sa KD Rock. Welcome, sir! Thank you. Chef, thank you! Ayan siya. Iniwan ako. Ito yung bago ng Suzuki, no? Oo, GT. So, si Rid po yung may dala nito, ang GT na touring. Pero yung makina, 1,000cc. Yes. So, sabi daw niya, yung response nito is kakaiba. Kumpara doon, lalong doon sa gamit kong motor. Ito is parang walang clearance for the delay. Oo, oh, delay. So tingnan natin, start natin. Kaka-pogi oh. Abot ko pa. Ayun oh. Di ba? Walang delay. Okay. So, kung ano yung bomba mo, yun din yung palo ng RPM. Ba bum 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 ba bum. Oh, pwede. Wag lang dito ah, madulas eh. Doon tayo. Oh. Okay. Pre, one time itumba mo. For the beast. Adiyan for the beast. For the beast. Lagi ah. Pre. Kala ko magbi-beatbox tayo dito, bro eh. Nay, nakakatuwa yung bike kasi may feeling na parang sports bike siya, lalo na pag tinignan mo. Pero pag din-ride mo na, hindi pala sports bike.
Sa pag nasa malayo ka, parang may cowling eh. Oh. No? May cowling. Pero pag sinakay mo na, parang naka-adventure na mas mababa ng konti yung manibela. May option to. Parang pwede siyang i-rise eh. Parang medyo talagang totally touring bike na. Solid Suzuki na sa magkano ang price nito? Mga 780 to 800. Ay, ganun. So may variant-variant din? Yes. Parang nahihirapan akong i-review bro kasi na-review mo na eh. Yung hindi ah. Hindi, ano yan? Perspective mo yan. Perspective. Ito yung motor na hati ang feelings daw. Unang sakay. Komportable. Okay. Yung paa, hindi tingkayan. Unang tumba? Ah, walang tumba. Wala tayo pambayad eh. Pre, walang tanggalan ng GoPro. Check mo yung stability. Sige na, check stability ng GoPro. Walang tanggalan ha. Dako, yun ha. Hinamon din. Ay! Walang tanggalan ng GoPro daw. Oo, walang tanggalan yan ha. Pag nalaglag. Pag nalaglag, sa akin na ha. Hindi, nasa clutch control daw yan. Ah, okay. Ayun pala yan. Magaling ako control na para siya yung mahulog. Eh, pag nalaglag. Pag nalaglag, hindi ka magaling. Sa akin na, sa akin na. Sira na eh. Oo. May tulak naman yan, may foam. Pre, tulak ko ha. Yeah. Oh, pwede. Ito na, malalaglag na rin. Oh, yeah! Hindi. Okay, pre. Ang ganda rin pala talaga ng forma, eh, no? Pogi. Napaisip tuloy ako, ha. Parang mas maganda nga. Parang sports, ano? Oh, pero sports bike na ano siya, touring, no? Hindi ka hirap. Parang... Tsaka pogi yung ano niya. Pogi no? Siya. Pogi yung fairings niya, no? Guwapo. Oo, oh, laki, oh. Ganda bro. Oo. Ano ba, magbukas may inalabas ng bago. Oo, oh, bahala na yung rider. Wala na rider. Ay, pre, sayang yung GoPro. Ay, Osmo pala yan, Osmo. Ang galing. Stable. Hindi ko nakadikit. May Osmo ka na. Baka may magnet. Ano yung ano paan? Ara. Ay, pre, scam pala eh, oh. Oo. Tingnan mo maigi. Ang galing. Oo, may rubber, may rubber. Meron ako doon yung nakabox. Ah, oo. Oh, yun yung para sa'yo. Mm-hmm. Ay, pre, narinig mo? Para sa akin daw. Para sa akin, ha? Pakiulit. Yung nakabox, yun yung para sa'yo. Ay, pre, box lang pala, pre. Box lang. Yung box na ito. Box lang. Yung box na ito. Ah, yung box lang. Hindi, meron talaga. Ah. Oh, tara, dun tayo. Dun tayo. Dun tayo. Naka-ready na eh. Busog lahat, oh. Sagot ni boss, oh. Mali ka nang napila, eh. Wala, oh. Wala plus. Ah, oh. Kung sa inyong paglakad po, naramdaman nyo na hindi nyo na po kaya, pwede naman po tayong bumalik. Pwede na kayong umuwi. Thank you. Di ba ang tarik din nun? Ba't hinihingal ka? Ang taas! Anong nangyari? Panood ako. Ha? Panood ako. Ah, load? Pre, patay umandar.